Yosh, welcome back sa Nakarmanaw Cooking Show naman ngayon. At ang lulutuin natin ngayon is... Anong lulutuin natin ngayon? Seafood Cajun. Yan, seafood Cajun. So ayan, naglagay kami ng butter. Buong butter ba yan? Oh. Ayan. Pero depende sa gusto nila kung marami or konti. So, una muna, magsaute ka muna. Ayan, so, syempre, ang birthday girl ang bida sa kusina, siya ang magluluto ng seafood cajun. So, ayan, piniprep na namin kanina yung mga kailangan. So, ang una, ano ba ang ununahin natin dyan, Miss Chat? Sibuyas. Sibuyas. Ayan, maraming sibuyas para malasa yung sauce natin. Alright. Ayan, so medium heat lang kasi ayaw nating masunog yung mga spices. Yes. Kasi diba? Mabilis kasi masunog. Sunog lalo na yung bawang. Diba? Kaya hinuuli natin yung bawang. Diba sabi nga nila, ano ba dapat ang mas nauna? Yung bawang o ako? Char. Siyempre, yung ano, di ba? Mas nauna ako. Oh. Sa bawang. Then, pag medyo brownish na yung sibuyas, itagay mo na yung bawang. Bawang. Oo, kasi, ano kasi ako eh. Lahat nilalagay ko na eh. Ganun ba? So maamoy niyo yung pag yung pinagagisaan niyo is yung dairy cream o kahit anong butter, ang bango niya, di ba? So healthy siya. Healthy pa. So yun, pwede. Optional naman yan kung gusto niyo nang lagyan ng ceiling haba. It's an optional. Yes, gusto ko kasi manghang. Yes, total birthday ko naman. Yeah. So, siya ang bida sa kusina. So, kung... Then after that, siya yung pumili na kung ano yung ihalo namin sa seafood Cajun. Yes, and after that, so, syempre, ang assistant cook nyo, nakarantabay lang, di ba? Taga-video, yes. Your director, Mr. Nakarmanaw. So, huwag nyo masyadong haluhaluin kasi magtatampo yung ano, char. Ayan, so... Lalagyan mo lang siya ng asin to taste. Yes, ako lalagyan yung asin, yung paminta, yung magic syrup kasi para manood na yung lahat. Optional naman yan. Kung walang magic syrup, okay lang naman din. Depende kung healthy living. Kasi ako asin sa kapaminta lang. Tsaka kasi yung ano niya, konting magic syrup para mas masarap daw. Kasi yung magic syrup dito. Yung konting magic syrup. Oo, kasi ito, bawang. Garlic powder. So, gagamit kami ng garlic powder. Para mas malasa. So, ito yung isang secret ingredient ng seafood Cajun. Agents lang, di ba? Cajun. I think Cajun mix. Butter orange siya. Lalo nitong papasarapin yung lasa ng seafood natin. Ayan. Saka nagbibigay din siya ng color. Kaya huwag ka na gumamit para ng hot swerte. Buran mo lang siya ng Cajun mix. Pwede nyo rin itong gamitin sa mga kumain, ihaw-ihaw kayo yan. Masarap din siyang sauce. Ayan, so ang susunod nating gagawin is, ano ba to? Ilalagay na natin yung pinag-blanchan ng mga seafood para mas malasa. Ito, ito. Ayan. Water.
So kanina kasi naglaga kami ng mais. So yung stock ng mais yan, dun namin pinakulaan yung mga seafood. Kasi isa sa ingredients din itong seafood Cajun is meron siyang mais. Optional lang naman yun, pero yun nga, yun yung kanina yung ginawa namin. So yun, hindi muna namin ihalo yung seafood. Yung stock lang, no? Pinagkuluan kanina. Yung broth. Yes. So, medyo malasa siya kasi sa pinakuluan namin nung stock nung mais kanina. Halu-haluin nyo lang siya. Ayan, tapos susunod niya na lalagyan nyo siyang ng sugar, brown sugar, para mag-caramelize siya. So, magbibigay din siya ng huwag masyadong marami kasi pangit naman pag sobrang tamis. So, tama-tama na. Para di maumay tayo mga besh. Ayan, halu-haluin nyo lang siya hanggang medyo lumapot na siya ng konti, no? Ayan, makikita nyo na siya, di ba? Medyo... parang nagka-caramelize na siya. Mm-hmm. So, pag ganyan na yung texture, pero depende sa inyo kung gusto nyo masabaw or tama, di ba? Sauce pa lang, ulam na. So, salamat sa sponsor, Chooks to Go. Kahit walang sauce, masarap. Diba, baka naman, Chooks to Go, sponsor. Ayan, so, ihalo na natin itong alimasa. So, dyan, halu-haluin nyo lang siya. At manood yung ating sauce. After that, ihalo natin yung mga iba nating seafood. Yung iba lang natin tama sa loob ng alimasa. I don't know if it's alimasa or alimao. Correct me if I'm wrong. Just comment below. Ayan, so ang susunod, ihalo na natin yung mga iba nating seafood, no? Ayan, ipon. Ayan. Tapos, usik. So, yan din yung pinag-inisik. Haluin nyo lang. Ayan, hanggang tuluyang manood yung sauce. Ayan, haluin nyo lang siya, no? Na lang naman to kung gusto nyo, pero ayan na gusto namin kasing may mais. Ayan, so halu-haluin nyo lang. At ayan na ang finished product natin, ang seafood Cajun. Ayan, so naluto na yung seafood Cajun natin. Ayan, nakita mo. Ta-da! This one is the excess of the sauce. Ayan. So, kumuha siya kanina ng separate sauce ko. So, may ex siya sa sauce. So, sauce pa lang mapapakanin ka na talaga kaya nagsahin ko. Sahin kami ng marami. Ayan, ayun na siya napakita. So, yung birthday girl. Lumabas pa, no? Para mag-celebrate. Sa bahay lang kayo, magluto. Banding nyo pa ni misis. Makatipid pa kayo. Kasi kung lumabas kayo, ganito order kayo. Konting serving lang. Mahal, no? Magluto na lang. Tá.
tatanong nga, no? Maraming tatanong. Ganda ba tayo nagkakilala? Pwede ba mag-share yung kwento? Ikaw ay lang ako. Ayun. Kilala ko si Charilor or Char Tawagin sa PBB House sa bahay mismo ni Kuya. Kasi way back 2016, ay nag-audition po ako sa PBB. Kung hindi nyo na alam, no? Kung ngayon, alam mo nga. So, sikreto lang yung palihin lang yan. Nag-audition ako sa PBB. First audition yun sa mismong bahay ni Kuya. And, ayun nga, mas nauna kasi siya eh. So, nakaharapan ko siya. Hindi ko siya napansin. Kasi yung the way siya manamit mo, napaka-cute. Sa harap ko. Ito ata itong mga kaibigan. Pero nga lang, nasa harap siya. So, walang chance mo na makausap ko siya nung nagkabado rin sa audition. Ito yung pre-prepared. Tapos ano na yung nangyari na? Saan tayo lang nagkausap? Sa McDonald's. Kasi nakapasa kami sa second round ng audition. So, after audition, pinabreak mo na kami para kumain. Corporation are one of our sponsor. And so, nagkita kami ulit sa McDo. And that time, nakita ko na siya pero hindi ko siya masyadong nagsimayain talaga ako dati. So, talagang narinig siguro ni Universe. So, siya lang mismo yung lumapit. Saktong-sakto lang katabi. Hindi sa ako, tinanong niya ako, ay kuya, pembarya. Joke lang. Tinanong niya, yung nakaupo. Sabi ko, natural, wala. Hindi. Sabi ko, eh wala kasi ako lang mag-isa. Tapos yun, nakiupo na sila. May kasama siyang dalawa. Mga French na rin. Tapos yun, doon na nagsimula. So, nagkwentuhan kami. Tapos, that time, parang gusto kong tanungin kung pwede ko pa siya sa Facebook. Kaya siyempre na, sobrang mahihiyain. Hindi ko na natanong. Tapos siyempre, may hiya ka matanungin yung mobile number niya. Stranger to, baka mag-isipin niya na. At then, after ng audition namin, hindi na kami nakikita ulit. Kasi hindi kami nagkasama sa isang tent dun sa ano, next round ng audition. So, nung umuwi ako, binuksan ko agad yung Facebook ko. Hinanap ko tuloy siya. Eh, hindi ko alam yung... hindi ko alam yung spelling nung... nalaglag nga. Hindi ko alam yung spelling ng pangalan niya. Pero yung apelido, madali lang kasi. Sana pa ako nang hanap ka na yun. Hanggang sa makita ko yung mukha niya, ay baka siya siguro to. Kasi yung inadvent ko siya. Takes ano rin eh. Mga weeks din na tayo bago niya ata in-accept siya kasi hindi niya ako kilala. Kaya nung in-accept niya ako, ayun, nagpakilala na ako. Uy, ako yung naka-chikahan mo sa PBB mo audition. Kasi yun, doon na nagsimula. Ano yun eh, may, ano yung audition natin? Anong date na yun? May 22, 2016. So, it's been 5 years. Pero that time, ano lang, hindi naman kami yung ano, kumustahan lang din, pero nandun pa rin yung ano, yung namuong pagkakaibigan. Kasi diba, pag iba, pag may nakilala kang parang instant na ano, kaibigan.
bihira na yung mare-retain sila o yung talagang magiging ano mo pa rin sila. Kaibigan kasi minsan, parang ano, di ba? So siya, eh, nagkapumustahan pa rin kami. Kahit bihira lang. Tapos yun na. Yan, kung kami nagkakilala. Hindi. Thank you ng birthday mo. Ang sinasabit na rin ngayon yung birthday niya. February 23. Ako naman, sa mga tatanong din, sa kailan yung birthday ko. Sa ngayon pa, May 11. Ayan. So sa mga sponsor dyan, alam nyo na. Diba? So wala akong pamanda. may gusto maging sponsor. So, sa mga tatanong daw, bakit mo daw ako nagustuhan? Yes! Ay, hindi ka mabilang ako kanila. Bakit mo daw nagustuhan si Mr. Nakarno na? Sponsor. Abangan nyo sa next vlog. Abangan nyo sa next vlog. Sa mga sponsor dyan. Sa kasal, diba? Okay naman. Okay description paano magluto nito. Yung mga ingredients niya. Simple lang din lutuin siya. Yes. Pero nagpapasarap talaga yung first time kasi namin itry itong seafood Cajun.
Lalo na yung Cajun mix. Meron palang ganun. Is it Cajun or Cajun? Hindi ko alam kung paano siya pronounce basta. Comment down below. Islang kasi ako eh. Cajun, Cajun, whatever. Masarap siya. Grabe yung sauce. Parang kahit yung sauce lang, ulam na talaga. So, try nyo ito mga besh. Masarap siya. Mga seafood lovers. Mga seafood lovers. So, nakita niyo naman kayo na yung paano pagluluto. Madali lang. Inunod na namin ilaga lahat ng mga blanch, kung tawagin. Blanch lahat ng may ingredients like ibon, halimango. Halimango or alimasag and then that's That's yun. Yung pinagkuluan namin, yung mais. So, hindi na namin ano, yung pinakuluan namin yung mais, doon na namin, after namin na pakuluan itong mais, doon na namin pinakuluan din yung mga seafood para lalang manood yung manong masarap. Para nililo ata yung mga viewers natin dyan sa pagpapakuluan. Ayan, porn star. JP, ano din yung sikreto mo? Parang ano ka, looming. Actually, wala namang sikreto. Pero, kung gusto nyong malaman yung formula, isishare ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ko na ito sinasabi. Pero syempre, dahil sa mga viewers natin dyan, mga subscribers natin. So, ibabahagi ko sa inyo mga simple. Secret ni Mr. Nakarno now. So, ayan. Wala namang talagang ano. Ano, wala. Matulog lang kayo ng 8 hours or depende sa basta 8 hours. Kasi in-aim po 8 hours. Kahit nanonood kayo ng Korean drama, 8 hours pa rin po yun eh. Matapos kayo ng 4 ng madaling araw, 8 hours. 8 hours pa rin yung tulog niya. Basta i-aim yung tulog na maaari. Pag may pasok kayo ng bukasan. Yan, pag may pasok kayo kinabukasan, huwag na kayo manood ng K-drama. Tulog kayo ng 10 o 9. Basta mabuo niyo yung 8 or pwede rin 7 hours. Okay. Tapos may ay nga nakakatulong din yung supplementation. Diba? Kasi hindi lahat sa mga kinakain natin binibigyan tayo ng sapat na sustansya. So doon pumapasok yung supplementation. So may ginagamit ako. So kung gusto nyo malaman, i-PM nyo na lang ako. Alam nyo naman, kasi nakikita nyo mga post ko, ay the best talaga yung supplement. Ayan. Baka sabihin nyo ano, nagpo-promote ako. Hindi. Talaga maganda talaga siya eh. Ano, Cellcentials. Alam nyo na yun, Cellcentials. At umutan na siya. Tapos, yan, syempre. Sa healthy ano rin, healthy lifestyle. Lalo na pag yung kasama mo sa buhay, masayahin din. Lagi ko siyang kakulitan. Exercise. Yan, exercise. Lagi yan. Babadminton kami. Walking lang yan. Jogging. Basta quality time sa ano mo. Sa partner mo, sa family mo. Importante yan. Diba? Kasi nagre-reflect yan sa ano mo. Itura mo. At masaya ka, masaya yung pamilya mo. Ganun din. Hindi nga kaso ng pakakba. Ipapasaya mo rin sila. Kaya, yun din na gusto ko rin kayong pasayahin. So, pwede dyan, pag-vlog,
marami pa tayong gagawin sa pag-cover ng songs para ma-entertain kayo. So, sa mga tatanong kung sino yung Macarno Now, ayan, ano ko yun. Siya yung boss ko, si Mr. Macarno Now. Kilala mo kasi Macarno Now. Baka nauumay na kayo sa ano, ayaw ko naman mangyari yun. So may ano tayo, time frame na. Dere, okay ba? So ayan, maraming salamat ulit sa pagtambay dito sa kanina, di ba, nakaroon na ako cooking show. Lagi lang kayong tumambay sa tambayan ni Kuya Jay. So, hanggang sa muli. Bye-bye! O, pati niya naman yung birthday girl. Happy birthday!